Sana uyarı. O sence de bak. Sana yaksak mıyım basınca bu. Patahvad. Olet kapak. Tavlan ako. Hindi ako perfecto. Hello guys! Welcome back sa ating channel. At kung bago ka sa channel ko, pindutin lang ang subscribe button at isama mo na rin siyempre ang notification bell para lagi kang updated sa balitang aking i-upload. Ayan! So kamakailan nga ay maraming OFW na nagva-viral dyan sa Facebook na naglalabas ng kanilang saloobin. Isa na dyan si Miss Qatar, Miss OFW, yung taga Japan. At ngayong araw ay tatampok natin si Armida Fontelera ng Milan, Italy na nagpublic apology matapos niyang mabash at ng kanyang pamilya dahil sa nilabas niyang pagpipila daw ng relief goods ng mga OFW sa Italia. So bago natin panoorin yung una niyang video, panoorin natin yung kanyang public apology at ibibigay ko ang aking opinion kung kabash-bash ba talaga o hindi. So, ayan, panoorin natin. Sana itigil nyo na to. Kasi kayo rin ang nagpapalala. Eh, hindi naman ganun ka-ano yung video ko eh. Tumatawa lang ako. As in, na-surprise ako dahil ang tiyaga ng mga Pilipino magsakripisyo kahit na nakamba yung COVID sa atin, ang virus sa atin, hindi ba ninyo naiintindihan yung gusto kong ipaliwanag? At gusto ko rin iparating ito dahil ang ayuda ng akap dole until na wala pa rin lumalabas sa atin. Puro response lang ng ang mga documents ninyo ay kulang, ganyan. Alam nyo ba na didismalya ako sa gobyerno natin ganito? Mga lumang patakaran nila na napupunta lamang sa bulsa nila yung gusto ko ipahiwatig na mag-unite, unity tayo dito mga Pilipino. Hindi yung ganyan ginagawa ninyo sa akin. Dinidiscriminate niyo ako. Para-parehas na, hindi naman maitutuwid ang pagkakamali ko kung gaganin ninyo rin ako. Hindi ko na, pasalamat na lang ako. Talaga humingi ako sa Panginoon na humarap sa inyo. Humarap sa inyo. Kasi pamilya ko na rin nasasaktan sa akin eh. Damay na yung pamilya ko sa ginagawa ninyo. Wala ka naman akong ginawang masama na para akala ninyo pumatay ako ng tao. Wala naman akong ginawa sa inyo. Pinakita ko lamang kung gaano kasigasig ang mga Pilipino kahit ganun na nga yung sitwasyon natin, di ba? Kung tutuusin, gusto ko nga rin pipila doon. Kung hindi lang nakaamba yung panganib sa aking buhay, di ba? Ayoko hindi ko minamalitang OFW, taas na taas ako sa inyo. Kaya ako rin ginagawa itong YouTube na to dahil alam ko, may patutunguhan itong video kong ito. Kasi hindi naman ako nagsalita ng masama kahit ni isa. Nakita ko lamang talaga na bakit ganun na lamang kayo mag-react sa aking video. Lahat ng mga friend ko sa FB na mga masasakit na sinabi ninyo pinaano ko na lamang yun kasi ayaw ko naman talaga ako nauna na sinabi ninyo akong nakasakit. Dahil pinagtatawanan ko, kapwa ko Pilipino. Ako'y isang merda na sinasabi ninyo na hindi naman ako parla Italiano. Pretending ako. Huwag naman pong ganyan. Masyado na masakit yung ginagawa ninyo sa akin. Tao rin ako. Alam ko, hindi ako perfecto. Tinatanggap ko lahat. Huwag nyo naman isama pati pamilya ko sa mga ginagawa ninyong batikos. Pagpupus pati mga anak ko. Iba na yan eh.
Kaya ako nag-video nun kasi yung iniisip ko, yung video, gusto kong i-copy sa inyo yung ano na kamamadali ko. Hindi ko na isama yung video na ginawa ko about to direct to Dole. To... Magsalita. Kasi kagabi pa ako hindi nakatulog sa ginawa kong gulo na hindi ko naman alam kung ano nasabi kong masama at bakit ganun na lamang kung tratuhin ninyo ako parang kriminal. Parang kriminal. Everyday ako dyan sa Mambretti. Dyan ang trabaho ko, dyan ang uwi ko. Habang naglalakad ako dyan, papunta ano, numero uno. Nakikita ko yan. Ang dami mga pumipila dyan, ibang lahi. Karamihan. Kaya nagulat lang talaga ako. As in, puro Pilipino. Yun ang sinabi ko. Dahil ang iniisip ko, excited ako dahil akala ko nang matutuwa kayo sa post ko. Nawala naman pala yung aking katuwaan. Dahil kasi ganun nga, bash pala yung tuwa. Kaya po, hinihingi kong kapatawaran. Tao lang ako. Nagkakamali kong yun ang nakikita ninyong pagkakamali ko. Ang ginawa kong video eh, panalait sa inyo. At dinadown ko mga OFW. Never kong dinown dahil kasi ako yung isang OFW din. Alam nyo ba yun? At sinasabi ninyo ako'y nakatungtong lamang dito. Hindi nyo alam kung anong buhay ko before ako nakatungtong dito. Kaya wala kayong alam sa buhay ko. Kaya please, kung ano man yung mga pinagsasabihin ninyo, itigil nyo na yan. Asa kayo mga video ninyo? Wala akong ginawang masama. Bakit ganun na lamang kontratuhin nyo ako? Bakit hindi na lang natin gawin mag-unit. Unit dito sa buong bansa. Dahil dito sa COVID na to, hindi yung ganyan. Ang video kong ginawa, akala ko kasi mapaproud kayo na maparating sa embahada ng Roma at Milan about sa ating ayuda until now. Eh hindi pa na anuhan ang 200 euro. Ayun ang nadidismaya ako dahil gutom na yung Pilipino dito sa Italia. Hindi ko na-deliver yung video ko ng maganda. Pasensya na, tao lang. I'm a new vlogger. That's why. Hindi ko pa masyado bihasa patawad. Patawad, pasensya. Kung makikita ninyong video ko ito, kayo nang bahal mag-share kasi hindi i-activate ko na yung aking FB kasi masyado na nila ako. Masyado na. Pasensya na talaga. Sana mapatawad niyo ako.
mga mahal kong OFW dito sa Milano. Hindi ko talaga gusto itong nangyayari sa akin. Hindi ko naman ginagusto yung naisipin ninyo. Alam ko sa sobrang rigo mag-speech, kaya ganun na naman nangyari. At saka, dinadagdagan na lang kasi ng mga vlogger para mapasama sobra yung gawa kong video. As in, wala naman talagang nakalakip doon eh. Dapat nga ilalakip ko doon yung ano na hindi ko na ilagay kasi kamamadali ko. Ayun lang naman yun. Kaya napasama ate yung parang reaction ninyo lahat sa akin. Niminsan ayaw ko mananakit ng tao. Ayaw ko. Dahil pare-pares tayo, alam ko naman na ano. Alam ko naman lahat na dito sa pandemic na to eh, lahat tayo nagsasakripisyo. Buong tao, ang dami nang namamatay. Imbis na batikusin ninyo ako, bakit hindi na lang... Ako'y maliit lang na mamamayan katulad ninyo. Bakit yung mga malalaki hindi niyo mabatikos? Ako'y gusto ko rin tumulong sa totoo lang. Gusto ko rin tumulong. Dahil nga lang din sa COVID, kaya nandito lang din ako na i-stuck sa bahay. Pasensya ka lang, hindi ko lang kaya. hindi ko talaga kayo yung ano eh, na masyado na ma-emotional yung nangyayari sa akin, kaya masyadong emotional talaga, masyado nyo talaga. Alam ng Diyos yan. Ayoko manana. Pasensya na kayo. Masyado na. Pasensya na talaga. Masakit yung ulo ko kasi sa nangyayari. Pasensya na. Sana i-accept niyo yung pasensya ko. Patawad. Ulit ko po. Tao lang ako. Hindi ako perfecto. Sana Diyos lang humatol sa akin. Alam ko yan. Kaya huwag niyo pang sasalita ng mga masasakit. At pati sinasama niyo na yung pamilya ko eh. Please. Salamat. Salamat po.
sugid ang mga Pilipino. Pumila. Pumila sa relief good. Kung gano'ng kahaba, nangunguna ang mga Pilipino. Mamila. 3 oras mamila. 4 na oras. Puro Pilipino lahat. Kakatuwa naman. Talagang may hirap as in talaga mga black people na walang trabaho talaga as in umaasa lang pero hindi sila pumipila. Hindi ko alam bakit mga puro nangunguna Pilipino. Ayan. Ganyan nakahirap na. Bait ako sa inyo. Kaka sa toti Pilipino eh. Oh, mama mia. Toti Pilipino. Si Pai pila ko ah. Eh, si Toti Pilipino. Eh, certo. E questo ha detto è pubblicità di... E questo è qua. Mamma mia, tutti Filippino eh. Si fai pila così. Che ore? Eh questo sì, questo uno sacchetto, sì, uno sacchettino così. Pila tanto ora. So, ayun guys, ano. Alam niyo yung sinabi ni Miss Armida Fondeleria. For me as a OFW, din isang OFW, wala namang masama dun sa sinabi niya. Sinabi niya na masigasig ang mga OFW na pumila. Diba? Para sa relief goods, nangunguna ang mga OFW. Diba? Nagpapatunay lang na ang mga Pinoy ay madiskarte. Siyempre, hindi tayo magpapahuli pagkain yan. Eh. Sino ba namang taong magpapahuli sa pagkain? Diba? Magpakatotoo tayo. Sinong ano, sinong ipokritong tao na magpapahuli sa relief goods kung libre? 'Di ba? I mean kung wala kang ibibili talaga para sa sarili mo, why not? 'Yun ang point doon. 'Di ba? Pinupuri parang for me, parang pinupuri niya yung mga Pilipino na masigasig pumila. Yung tono nga lang kasi ng boses niya ay parang iba. Pero kung susumahin mo naman yung sinabi niya, wala namang masama sa sinabi ni Armida Fontelera. Hindi ko lang alam kung ano yung pinag-uusapan nila nung driver na salitang Italia. Hindi ko alam kung may masabi siyang masama doon kaya siya nabash. At ayun. So sana minsan lawak-lawakan din natin ang utak natin. Ano? Kay Miss Armida lang lawakan natin ang utak natin sa pag-intindi sa kanyang statement doon sa nauna niyang video na sinabi niya na nangunguna ang mga OFW, walang ibang lahi. O, diba? Alam niyo naman yung tayo mga OFW eh, karamihan wala tayong natitirang para sa atin. So, dahil may libre, bakit hindi tayo pumila? Diba? So, ayun. Maraming salamat at sana eh, yung mga ibang OFW sa Taiwan, sa Qatar ay yun ang i-bash nyo.